Magandang araw sa inyo guys. So, ngayong araw na to, share ko sa inyo kung paano nga ba i-check ang electrolytic capacitor. So, ano nga ba itong electrolytic capacitor? Capacitors or electrical condensers are devices for storing electrical charge. In its simplest form, a capacitor consists of two metal plates separated by a non-conducting layer called dielectric. So, ang trabaho ng electrolytic capacitor, sa yung nag-charge or nag-i-store ng electrical charge, no? So, yung tinatawag nating two metal plates, ito yung positive and negative. So, ang nagse-separate sa kanila, yung tinatawag nating dielectric. So, ito guys yung actual image ng mga capacitor. Yeah, mapapansin nyo may positive at negative. And then yung ito naman sa gitna, ito yung tinatawag natin surface mount device na capacitor. And then meron din yung negative at positive. And then ito, electrolytic capacitor pa rin ito. May negative and positive din yan. So may iba't ibang mga value yan. And then sa right side, ito naman makikita nyo yung mga schematic symbol. So, test a capacitor using analog multimeter. So, ano ba yung mga procedures or step? Number one, check the capacitor that is fully charged or discharged. So, pwede nyo i-check yan kung yan man ay may charge or discharge. So, kalimitan yung mga bago na capacitor, wala pang mga charge ng electrical yon. So, kung meron man, kailangan natin discharge muna bago siya i-check. Number two, choose analog meter on ohm and always choose a high range of ohms. So, mas maganda guys na naka-high range yung ohms bago nyo i-test yung capacitor. And then, connect the 2 meter leads to the terminals of the capacitor. So, yung positive at negative ng multimeter, so, i-connect mo yon sa terminal ng capacitor. And then, the reading and evaluate through the following outcomes. So ito guys, masa nag-testing kayo, depende yan sa deflection ng pointer, malalaman nyo doon kung good or bad yung capacitor. So discharging capacitor, ito guys yung for example kung nagamit na yung capacitor, so meron ng electrical charge yan. So para ma-discharge natin yung capacitor na yan, ang ginagawa ko dyan, pinag-short ko yung positive and negative. So, gagamit ka lang ng flat screwdriver. So, once na nag-discharge kayo, dito yung hawak o dito nyo hahawakan yung screwdriver. So, huwag nyo nga hahawakan dito sa may metal area. Or dito naman sa capacitor, kailangan dito lang sa body. So, huwag nyo hahawakan yung positive at negative once na nag-discharge kayo ng capacitor. Okay? Okay, kung wala naman kayong flat screw, pwede rin naman yung long nose. So, make sure lang na huwag hahawakan itong metal part ng long nose nyo. So, kailangan dito lang sa may insulator or dito sa hawakan. Yan. And then, yung isang kamay nyo, pwede nyo rin naman hawakan dito. Huwag lang dun sa positive at negative terminal. So, ito guys yung ohm meters range. Kung ano nga ba yung kailangan nyo i-check kung kayo ay nasa 10K, ano ba yung mga value. So, 0.001 to 5 microfarad times 10K, 5 micro to 50 microfarad times 1K, 50 to 500 microfarad times 10, and 500 microfarad and above times 1. So, ito yung mga ohms meter range. Ito nga ba ito check? Okay guys, dito muna tayo sa good condition. So sa good condition, sa first step, the good capacitor will illustrate low resistance. After that, slowly increases in the direction of the infinite. So the capacitor is in excellent state. So ibig sabihin dyan guys, so yung negative probe nyo na nakonect sa positive terminal, and then yung positive probe nakakonect sa negative terminal. So, ang mangyayari dyan guys,
yung pointer ng tester, mag-move siya sa right side. And then once na nag-move siya sa right side, so kailangan dahan-dahan siyang babalik hanggang sa maging infinite yung reading. So ito yun guys. So yan, dahan-dahan siyang babalik yan hanggang sa mag-infinite yung reading. And then the second step, yung positive test probe mo, nasa positive terminal na siya. And then yung negative test probe, nasa negative terminal na siya. So once na nakakonect na yan sa mga terminals na yan, kailangan yung pointer ng tester ay magkakaroon ng deflection dito rin ulit sa right side. So dapat yan, dahan-dahan din siyang bababa hanggang sa infinite yung reading niya. Okay, so ganoon din guys, nagkaiba lang, pinagpalit natin yung test probe kasi kanina ito positive, nandito sa negative, and then yung negative terminal nandito sa positive. So pinagpalit lang natin siya. Pero dapat ang magiging reading ay ganoon ulit. So papalo siya sa right side hanggang sa dahan-dahan siyang babalik hanggang sa maging infinite yung reading. So ito yung next step. Yan. Oh, yan guys. So ibig sabihin, good condition yung capacitor. So kailangan lang siya, magkakaroon siya ng deflection sa right, then dahan-dahan lang po siyang babalik hanggang sa maging infinite. Kahit na baliktarin niyo yung pagpalitin niyo yung test probe sa yung positive sa negative, and then yung negative sa positive. So ganun lang yung good condition niya. Okay, ano na ba yung mga common troubles ng capacitor? So ito guys, yung mga common troubles niya, no? Open, shorted, and leak. So dito muna tayo sa open. Okay, open capacitor will not demonstrate any deflection over the ohms meter display. So ito yung test probe natin, naka-connect sa positive terminal ng capacitor. And then yung negative test probe natin, naka-connect sa negative ng capacitor. So mapapansin nyo, walang deflection yung pointer. Ito yung first step. And then sa second step, so binaligtad mo lang yung or pinagpalit mo lang yung test probe kung saan siya naka-connect. So yung next step, yung negative naka-connect na siya sa positive, and then yung positive naka-connect na siya negative. So wala pa rin deflection yung pointer or movement. So ang bad condition niya is open. So dito tayo guys sa pangalawa, shorted. Short capacitor will show extremely less resistance. So ibig sabihin, mababa yung resistance sa shorted capacitor. Okay, yung positive naka-connect sa positive, and then yung negative naka-connect ulit sa negative. So pumalo yung pointer sa 0 ohm. Yun yung first step. So yung next step, ayan, pinagpalit nyo yung test probe, no? Yung kung saan siya naka-connect. Yung positive kanina, dito naka-connect sa positive. So ngayon, nasa negative na siya. And then yung test probe na negative, kanina nandito siya sa negative terminal. Ngayon, andito na siya sa positive terminal. So mapapansin nyo, may deflection ulit yung pointer. Nasa zero. So yung pangalawang step. So pagka ganyan yung condition, shorted yan. Okay, ibig sabihin sira yung capacitor. Okay, yung common troubles, number 3, leak. Okay, the meter pointer deflects and stays at any point of the scale. So, ito guys, yung positive naka-connect sa positive, and then yung negative naka-connect sa negative. So, mapapansin nyo, mayroon siyang reading. So, may deflection yung pointer. So, dito siya huminto. No? Dito na siya huminto, and then hindi na siya bumabalik, basta naka-stay lang siya rito. So yan yung first step.
So yung pangalawang step, babaligtarin nyo lang yung test proof or pagpapalitin nyo lang yan. So yan guys, so yung negative nakakonect na siya sa positive. Ito yung next step ha. Yung negative nakakonect na sa positive, and then yung positive nakakonect sa negative. So may deflection ulit yung pointer. Mapapansin nyo, may deflection ulit yung pointer, pero hindi na rin siya bumabalik, hanggang dito lang siya. No? So pagka ganyan yung condition, so ibig sabihin lang guys, leak or bad condition yung capacitor. So yun guys, hanggang dito na lang po, at sana makatulong sa inyo ang video na ito. Kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe, and maraming salamat po.